Hi everyone! May panibagong tutorial po ako for today, ang screenshot touch app kung saan mapapabilis po ang ating pag-capture ng mga photos. Okay, start na po natin kung ano yung apps na to. Okay, punta tayo sa ating mga Play Store. So guys, ang apps po na to ay ito po, screenshot touch app. Ito po siya, ito po yung itsura. Install po natin. Open po natin kasi na-install na po. Pagka-open po natin, makikita nyo po to yung Start Capture Monitoring Service. Yan po yung pipindutin pag start po ng capturing. Ayusin po natin yung settings niya. Dapat show overlay icon, check po yan. Viewer icon appears after capture, check ko rin po yan. Capture by shaking, hindi po, off ko po yan. Tapos yung delay before capture, dapat no delay yung nakalagay sa right side. Check po natin kung ano yung pagpipiling iba. Ito po yung pagpipilian kung gusto nyong may delay, pero ako no delay ang nilagay ko po. Tapos hanapin po natin ngayon yung watermark at iseset po natin. Pindot po tayo sa 3-dot sa right side ng ating mga phone. Nakikita nyo po yung minimize settings, pindot. And then, balik po ulit tayo sa 3-dots. Makikita nyo na po yung expand settings. Oh, na-expand na po natin. Punta po tayo sa watermark. Hanapin po natin ngayon yung watermark. Ito po siya. Sa left side po ng mga phone natin, nandyan po yung watermark. Settings. Yan po yung ayusin po natin. Okay, yan na po siya. Kasi matagal ko na pong ginagamit po to kasi napakapilis pong gamitin. Ito po, enable watermark. Dapat i-check nyo po yan. Sa position naman po ng watermark, kayo na po yung bahalang mamili. Ako kasi center top ang ginagamit ko. Marami po itong pagpilian. Ito po yung left top, center top, right top, center, left bottom, and right bottom. Ako po center top para mabilis pong makita. Or kung yung mga pictures naman po, pwede po sa bottom. Para hindi po matakpan yung mga mukha pag nag-selfie po, sa bottom na lang po. Pero eto, pag may mga, limbawa, yung mga proof na gagamitin sa mga nag-i-school po, ayan, pwede yung sa taas para kita po yung watermark talaga. Okay. Background color, kayo rin po yung bahala. Enable background color, dapat naka-check po yan. Tapos sa background color naman, kayo rin po yung bahala kung ano yung gusto nyo po. Pindot po natin yan at marami pong pagpipilian. Ako kasi gusto ko yung red, halimbawa. Red, para mabilis makita. Background opacity, kung gaano kalaki sa wall ninyo makikita o sa mga pictures nyo makikita yan. Yung red na yan, ako kasi 30% lang ginagamit ko para hindi masyadong malaki or mahaba. Pwede rin po, mamimili po kayo rito. Marami pong pagpipilian. Kayo na po yung bahala. Basta kita po sa picture na i-capture natin. 30 po ang ginagamit ko. Any naman pwede po. Halimbawa 30 na lang po ginamit ko. And then background opacity, ito po yung gaano yung kulay na makikita na ito yung red para makulay. Gusto nyo pong medyo makulay, ayan po yung mga pagpipilian po, yung background opacity. Ako kasi 30%, halimbawa palitan ko na lang po yung medyo makulay para makita po natin ng maayos. Halimbawa 50. O 50% na po yung ginamit ko po. Ito naman po. Sandali, alisin ko po muna yan.
Sa text po, ito po, date and time. Ito po yung pinakamaganda rito kasi yung date and time makikita po natin sa mga picture na ikakapture natin. Talagang kitang-kita po yung date, naka-float po yung date and time. Halimbawa, yung gusto nating capturein, halimbawa yung kayong magkaibigan, remembrance yung magkaibigan, nag-outing kayo, pwede po ilagay natin sa text yan. O, nandyan na po yung date and time. Halimbawa, sa baba ko na lang ilagay. Friend and I. Friend and I. O, halimbawa, para may mga memories kayo, nandyan na po, naka-float po yung gusto nyong nakalagay sa picture. Yung date, time, tapos kung sino yung kasama nyo, nakalagay po doon. Okay, halimbawa, okay natin. Try po natin mamaya. Okay, punta po tayo sa... Ito po, pag naayos po natin yung text, automatic pag nag-capture po tayo ng picture, naka-float po sa picture yung date, time, tsaka yung kung ano yung nasa picture. Halimbawa, yung kaibigan ko at yung ako, ayan po nakalagay. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay po. Sa text align na naman po, center. Center ko na naman nilagay po. O, ayan po. Left, center, or right. Nasa sa inyo po kung ano po yung gusto nyong gamitin. Ako, center na lang po. And then, dito naman po sa text size. May small, medium, large, extra large. Medium na lang po nilagay ko. Depende na lang po ulit sa inyo kung ano po yung gusto nyo pong gamitin. Okay, tapos text stamp opacity. Ito po. 90% ang ginamit ko po rito. Kasi ito po yung text stamp opacity, dito mo makikita yung watermark kung gaano, para hindi siya malabong tingnan, ginamitan ko siya ng 90%. Kung ano yung text na nakalagay sa picture na ikakapture nyo, mabilis po makita. Pwede rin po itong mga to kung gusto nyo, pero ako 90% para mabilis po makita yung text sa picture, yung opacity ng text. Okay, ano pa ba? Ito, text color. Ano ba yung gusto niyang color ng text na nakalagay sa picture? Combination po ng red, pinili ko po itong black. Marami rin po itong pagpipilian. Ito po siya. Black po yung pinili ko. Depende rin ulit sa inyo kung gusto niyong mamili ng ibang kulay. I-match niyo po sa color ng background, para mabilis pong mabasa. Ako 90%, tapos medium, center, black ang ginamit kong text color. Background color ko is red. Background opacity 50% po yung ginamit ko. Halimbawa, center tap, tapos i-check nyo po tong inable watermark po. Tapos try na rin natin gamitin. Okay, back po natin to. Sabi ko kanina, pag nag-umpisa tayong mag-capture ng picture, ito po, start capture monitoring service. Pag tinap po natin, click po natin, makikita po natin ito. Allow screenshot to access photos, media, and files on your device. Allow. Pindutin po natin yung allow. Then, sa baba, allow permission. Allow ulit po natin. Then, makikita nyo po, exposing sensitive info during casting recording. Start now. Okay, eto po siya. Pag naging red po yan, it means ready na po mag-capture ng picture. And then, makikita nyo po rito, eto po, pwedeng i-move ito, yung lens, parang lens ng camera. Eto po yun. Yan po yung pipindutin natin pag nag-capture tayo, 'di ba? Napakabilis po. Wala pong kahirap-hirap mag-picture kasi touch lang po 'to.
Mabilis siya kasi no delay naman po yung ginamit po natin na settings. Start monitoring service. Halimbawa, back po ito sa wall. Halimbawa, ito, mag-one po ako. Start ko po gamitin. Capture ko po dito. Mag-screenshot touch ako. Okay. Oh, ito po siya. Makikita nyo po dyan sa screen kanina, na-capture na po, diba po, ang bilis-bilis po. Okay, check ngayon natin. So, halimbawa, tapos na tayong mag-capture ng mga photo natin. Ito lang po yung pindutin natin, stop monitoring service. At kung gusto ulit natin gamitin, ito lang po ulit. Ganyan lang po, kasimple. Okay, off na natin. Check natin ngayon kung nasan yung kinaptured natin. Oh, ito po siya. Oh, di ba po, center ko po, nilagay ko kanina sa settings, red, tapos yung black yung text color. Ito po siya. Kitang-kita po, naka-float po yung date, time, at saka yung nilagay ko kung ano yung nasa picture. Halimbawa, yung sabi ko kanina, friend and I, ayan po, kitang-kita po. Depende po sa inyo kung saan part po dito sa picture nyo ilalagay. Pwede po sa center, dito sa baba, kahit ano po sa inyo kasi marami naman pong pagpipilian. Okay, hanggang dyan na lang po yung aking tutorial. Sana po malaking tulong po sa inyo. See you po sa aking next video. Sa aking next tutorial. Thank you. God bless us all po.